mensahe sa araw na ito. Luke chapter 4. Jesus, the divine deliverer. Luke chapter 4, 38. And he arose out of the synagogue and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever. Actually, it was Luke, being a physician, ang nagsabi kung anong sakit ito. Typical of a doctor. Siyempre, doktor ka. Pag hindi ka doktor, hindi mo alam ang sakit, sabi mo lang may karamdaman. Pero dahil physician itong si Luke, eh alam niya kung ano yung sakit. Minention niya na sakit ng mother-in-law ni Peter is fever. Pero mas naging specific si Luke, ano? Sinabi niya na ang kanyang fever ay high fever. So merong sakit na ang tawag po ay high fever. At hanggang ngayon, di ba? May sakit na ganyan ang tawag, high fever or H fever. So, kaya nabanggit siya ni Luke because he was a physician. Yan. And they besought him for her. And he stood over her and rebuked the fever. And it left her, and immediately she arose and ministered unto them. So ano po ang pagkakaiba nitong healing na ginawa ng Panginoon? Eh, wala hong progression sa kanyang healing. Hindi yung, wag ka munang tumayo. Kagagaling-galing mo lang. Di ba ganyan? Pagkabagong galing, baka ka mabinat. Ito iba. Nung pinagaling ng Panginoon, ano na nangyari? Instantly, naglilingkod na. Maraming bisita. Ando na 12 alagad, kasama ang Panginoon. Maraming bisita, katatapos ng serbisyo sa sinagog, manananghalian. Kailangan ng maglilingkod. At siya, nagampanan niya agad yan. Right then and there, siya napagaling ng Panginoon. So malayong malayo ito sa healing na ginagawa ngayon. At sa healing na ginagawa ng Panginoon, walang nabibigo. Hindi kagaya ng mga fake healers ngayon na magtatapos na ang gabi, pasensya na kayo. Close na kami. Uwian na. Tapos na yung clinic time o yung healing time. Bukas na lang kayo. Kumuha kayo ng numero para priority kayo bukas. Di ba ganyan? So maraming nakapila, frustrated, at hindi na address ang kanilang issues, babalik pa kinabukasan. Pero dito mga kapatid, pag nagpagaling ang Panginoon, lahat. Lahat pinagagaling niya. Walang umuwi ng bigo. So ganyan ang, yan ang pagkakaiba ng healing ng Panginoon. At alam ng Panginoon na the following day, Sabbath, kaya yung mga lumapit sa kanya, hindi lamang Israelites yan, marami rin galing ibang bansa, Syria. Meron din mga taga-Syria, taga-Phoenicia na dumadayon ho, at lahat sila ay pinapagaling ng Panginoon. Instantaneously, walang progression. Ano? Agad-agad, gumagaling ang mga tao. Hindi lamang yung symptoms, kundi pati yung ugat ng karamdaman, pati yun napapagaling. Organic. Hindi lamang ito sakit ng ulo, hindi lamang ito back pain, hindi. Bulag, pipi, bingi, minsan patay na, di ba? Minsan patay na, nabubuhay pa ng Panginoon. Ano? So hindi lamang ito ordinaryong migraine o sakit na ng ulo. Okay? Verse 40. Now when the sun was setting, all they that had any sick with diverse diseases brought them unto him. And he laid his hands on every one of them and healed them. So, lahat, everyone. Hindi lamang sa physical realm, saan may power ang Panginoon, over spiritual realm, demonic spirits. The devils also came out of many crying out and saying, Thou art Christ, the Son of God. So, ano yung term na Son of God? Ano yung ibig sabihin niyan? Equal with God, same essence with God. And he rebuking them, suffered them not to speak. Why? Hindi sila minigyan ng pribilehyo to testify about Christ. Dahil para sa Kristiyano ang pribilehyo na yan. Pag tayo ang nagpe-preach tungkol kay Christ, that He is the Savior, He is the God,
allowed dyan ng Panginoon. Pero ang mga demonyo ay hindi pinapayagan because it is our what? Exclusive right as a church. Exclusive right as believers to testify about our Lord Jesus Christ. And I wonder how many among us here no, ang ginaganap yan. Kayo po ba yung nakapag-share na ng gospel? Itong taong to, may nasharean na po ba tayo? Anong sasabihin ko sa inyo? Shame on you. Shame on us. Ano, no, kung, we enjoyed being Christians. We enjoy our security. We enjoy our hope. Samantalang yung mga tao sa paligid natin, ay hindi man lamang po natin nababahaginan ng salita ng Panginoon. Minsan I had a chance to share the gospel sa taxi. No? Nagulat yung driver. Kasi natutulog ako. Matraffic eh. Tinatake advantage ko yung haba ng biyahe. Hindi dahil malayo, kundi matraffic. Di naiidlip ako. Eh nalimpungatan ako. Nakapikit pa ako. Sabi ko, driver, kilala mo ba si Jesus Christ? bigla siyang ano, parang hindi niya maintindihan na reaction niya. Sa natutulog, tapos biglang magtatanong, kilala niyo ba ang Panginoong Jesus? Sabi ko. So, at every opportunity, mga kapatid, na ipagkakalob ng Panginoon, let's honor the Lord. Huwag natin siya ikahiya. Amen? Pagmalaki natin siya, siya ang ating Panginoon, ang kanyang turo ay hindi nonsense. Sabi nila, yung Bible, hindi na yan ubra sa panahong ito. 21st century na tayo ngayon. Ano yan? Irrelevant na sa buhay natin. Sige, alin sa Bible ang irrelevant? Tingin nga. Hindi ba ang salita ng Diyos magpanggang ngayon tumatalab kahit sa unbelievers? Hindi lamang sa mananampalataya. Hindi lamang applicable, talagang effective. Bakit? Patuloy na nangungusap. Sige, banggitin mo sa taong yan, yung Ten Commandments. Tingnan natin kung wala siyang mararamdaman. Di ba? Para siyang hinihiwa-hiwa dyan. Tama ba ako? Ilan libong taon na yung Ten Commandments yan. Sabi mong irrelevant. Pag binanggit mo yan, talagang masasaktan ng tao. Para siyang tinataga. Dahil sabi ng Bible, the Word of God is quick, alive, powerful, sharper than any two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. And is a critic, discerner, or critic of the thoughts and intents of the heart. Patuloy na sumusugat yan. Sige, banggitin mo yung Ten Commandments. Tingnan natin kung hindi maghanap ng ano yan. Teka muna, alis muna ako ha. Ilakad ako. Hindi niya matatagalan yan. Dahil alam niya, salita ng Diyos ay buhay. Hindi yan irrelevant. Tanungin mo siya, alin dito ang hindi applicable? Alin dito ang mali? Alala ko yung isang relative ni Mrs. Edad na, sabi niya, hindi naman lahat ng nasa Bible, di ba, paniniwalaan natin. Kagaya ng ano po, kagaya ng alin dyan, ang hindi natin paniniwalaan. Usually, yung mga nagsasalita ng ganyan, wala din naman alam sa Bible eh. Kaya pag dudugtong ka walang tanong, kagaya ng ano, wala namang masabi. Alin dyan? Mangingriticize lang sila sa bagay na hindi nila alam. Kung nabasa mong Bible, yan. Magigain mo, respect ko. Pero kung wala ka pang alam sa Bible, dami mo sinasabi, buto ko makikinig sa'yo. Diba? So, itaas natin ng Panginoon, ang kanyang turo ay hindi irrelevant. Ang kanyang turo ay hindi nonsense. Makabuluhan. Nagpo-produce ng katinuan, sanity, kaayusan sa society. Nagbibigay ng pahinga. Nagto-troubleshoot. Although hindi ng ultimate purpose, kundi salvation, pero kahit na, yung ibang problema natin, nasa sa ayos. Ano ba malaking problema ng tao ngayon? Anxiety, di ba? Tama ba ako? Napaka-advanced na natin ngayon. Pag kailangan mo ng gamot, over the counter, makakabili ka. Gusto mo pumunta sa ibang lugar,
meron ng means of transportation. Kung ayaw mo mag-travel, makaka-communicate ka pa rin. Pero ito yung panahon na napakaraming problema ng tao, stressed. Ang dami nating anxieties. Ang dami nating phobia. Kung ano-anong mga problema. At sinasamantala yan. Bakit? Malaking negosyo yan. May mga gamot dyan. Ah, ano problema? Ah, ito gamot dyan. Ito gamot dyan. Pero yan, mga kapatid, isa lang ang sagot ng Panginoon. Learn of me. Take my yoke upon you and learn of me and you will find what? Kaya walang pahinga ang tao eh. Hindi ina-apply ang principle ng Panginoon ng kanyang turo. Sinabi na nga niya, my yoke is what? My yoke is easy. Learn of me. Follow me. Sabihin ng learn of me and take my yoke. Be my students. Learn from me. At anong resulta niyan? Rest. You will find rest for your souls. Pero hanggat din yun i-apply, hindi natin isa sa buhay, ang aral ng Panginoon, mag-ikot ka na sa mundong ito. I-try mo na lahat. Hindi mo mahahanap yung kapahingahan na yan. Dahil ang kapahingahan na yan ay sa pagsunod sa Panginoon, sa kanyang kalooban. Kaya sabi niya, learn of me and you will find rest for your souls. So, ang turo ng Panginoon, hindi po nakakaya, no? I-ano natin siya. At every opportunity. So, let's continue sa verse 41. And the devils also came out of many, crying out and saying, Thou art Christ, the Son of God. And he rebuking them, suffered them not to speak, for they knew that he was Christ. So, bakit hindi pinayagang mag-testify ang mga demons? Dahil hindi para sa kanila ang gawain ng pag-testify. It belongs to us, Christians. Tayo po ang may exclusive privilege to preach the gospel to every creature. I-take advantage natin yan, mga kapatid. Nasa atin ang pribilehiyong yan. Ano? Huwag tayong manahimik. Verse 42, And when it was day, he departed and went into a desert place, and the people sought him, and came unto him and stayed him, that he should not depart from them. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore I am sent. And he preached in the synagogues of Galilee. Kanina po, tinekap natin yung naunang mga gospel writers, Matthew. Sabi natin, he was writing for Jewish, he was writing for the Jews. At ang kanyang emphasis is what? The Lord's being king. Yan. Si Mark, he was writing to the Romans. At ang perspective niya sa Panginoon is the Lord's being a servant. Si Luke naman, writing to Gentile audience, ang kanyang emphasis sa Panginoon is that the Lord is man. Si John naman also wrote an account ano to complement and supplement the first three Gospels. At he was also writing to the Jews. Ano? At ano po ang kanyang emphasis sa Panginoon? That Jesus is God. O yung pagka-Diyos. Kaya, ano yung malimit na word or phrase or line na mababasa nyo sa John? Son of God. Son of God. Son of God. He is God. Dahil ang kanyang emphasis is on the deity of Christ. Si Luke naman, he used the term Son of Man more than 2,000 times because his emphasis is to show Christ as man. And then si Mark as servant, Christ as servant, immediately portraying Christ as a very busy servant, and Matthew would portray Christ as king. Alam niyo po ba, mga kapatid, na dito pa lamang sa Ezekiel, the Old Testament, actually, yung apat na
portrayal na yan ng Panginoong Jesus ay nakita na po yan ni Ezekiel. Ano? Ezekiel chapter, pakibasa nga po. Ezekiel 1 verse 10. Yan, yung eagle, yan ay para sa pagka-Diyos. And then, lion is king. And then the ox, yung ox kasi is a what? Beast of burden. Yan. So, yung nakita ni Ezekiel na image na may apat na mukha, creature na may apat na mukha. Creature, apat ang mukha. Ang isang mukha, mukha ng tao, which will correspond to Luke's emphasis on Christ as man. At isa pang mukha ng creature na nakita ni Ezekiel is that of a lion, referring to the king or the kingship of our Lord Jesus Christ. Yun namang eagle ay sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. At yung ox ay sa kanyang pagiging isang servant. Kaya nakita niyo yung harmony, you know? Yung harmony niya. Same thing with Revelation. Revelation 4:7. Pakibasa po. So whether in the Old Testament or in the New Testament, makikita po ninyo ang consistency, you know, ng turo ng Biblia. They were hundreds of years apart. Hindi na magkakilala si Ezekiel at si John. Hindi rin nila kilala si Luke, si Matthew, si Mark. Hindi na sila nagpang-apang-abot. And yet, yung kanilang mga libro portraying Christ, makikita nyo may ano eh, may harmony. May coherence, may unity. Pakibasa nyo po yung Revelation, tama ba ako 4:7? Ah, pakibasa po. Yan. Pareho, no? Kanilang pinoportray. So, yun po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit merong four Gospels. So, reading from the book of John, ano po ba ang main purpose ni John, ano? For writing his Gospel. At makikita natin yung kanyang purpose dahil sinulat niya yung kanyang purpose. John 20:31. John 20:31. That was the stated purpose of John. Kung bakit meron din siyang account tungkol sa Panginoon. 20:31. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, you might have life through His name. So that's the stated purpose for writing. And the same thing can be said of the first three writers. Yan din po ang purpose nung naunang tatlo, Matthew, Mark, and Luke, to show indeed that Christ is the what? God in the flesh. God in human flesh. Yan ang kanilang purpose kung bakit meron silang mga account. It's not for the sake of details. Hindi lamang yan for the sake of historical details, but primarily on what these details would prove about Christ. Narinig po ninyo, mga kapatid? These gospel writers, they marshal the accounts, the historical details, the historical accounts, not for the sake of details itself. Hindi lamang para magkaroon ng accurate na account ng buhay at mga detalye tungkol sa buhay ng Panginoon. Kundi ang higit na in-emphasize ng mga writers na ito, ano ang pinapatunayan nitong mga accounts na ito? Anong pinuprove ng mga detail na ito? So they were writing not just for the sake of having all these accurate
historical account or historical details, but more on what these details would prove about Christ. Ano ba ang pinuprove nitong mga detalyeng ito? Ayan na, nalatag ko na sa inyo. Ito ang sinabi sa lumang tipan. Ito ang sinabi ng propetang ito, natupad. Ito ang ginawa ng Panginoon. So hindi lamang mga detalye ang kanilang concern, kundi kung ano ang pinapatunayan nitong mga detalyeng ito. At ang gusto nilang patunayan sa mga detalyeng ito is that Jesus is the Christ. He is the Savior. Upang ang mga tao or the readers, yung future ng mga magbabasa, makilala nila, makonvince sila na ang Panginoon ay siya nga ang tagapagligtas at ituon ang kanilang pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa kanilang ikapapatawad sa kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po si John na may ganyang layunin. The other writers, yun din po ang kanilang purpose. They put details in their accounts, not just for the sake of these details, but to prove but more on what these details would prove about the Lord. Ang pinuprove ng mga details na yan ay si Kristo ang nag-iisang anak ng Diyos, nag-iisang tagapagligtas at pag-asa ng tao at magiging dahilan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. That she might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, not only in Him but also in His finished work on the cross, you might have life and forgiveness of sins. Yun ang talagang layunin nila, mga kapatid. Bakit tinatala nila ang mga bagay-bagay nito sa kanilang account? Hindi lamang for the sake of those details, but more on what those details will prove about Christ. So hindi lamang po ang Panginoon ang mayroong mga assertions, kundi ang mga assertions ng Panginoon ay pinatunayan nitong mga gospel writers. Meaning, lahat ng mga claims, ang mga claim ng Panginoon, kanyang mga turo, ay hindi lamang siya nag-a-affirm yan. Hindi lamang siya nagka-claim. Other writers would prove the same thing. At binagbabasehan pa nila ang mga narinig nila, nalaman nila doon sa mga writers sa lumang tipan. Kaya sinasabi ni Matthew, upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Ganun din sabi ni Lucas, upang matupad ang sinabi ni David sa aklat ng mga awit. Ano? Kaya all these writers, mga kapatid, anong kanilang tala tungkol sa Panginoon? Anong kanilang record? That the Lord incarnated. Siya'y nagkatawang tao. He is from heaven at bumaba, nagkatawang tao. Born of a virgin. Pare-pareho sila ng pinatutunayan, ano? That the Lord lived a sinless life. Na ang Panginoon na buhay, na isang buhay na ano po, walang kasalanan. That He died as a substitute. Yan. Yan ang kanilang mga pare-parehong itinatala tungkol sa Panginoon. He is from heaven, born of a virgin, dahil mag-iisa lamang ang Panginoon na ganyan. Wala nang ibang paraan para maipanganak ang tao. Ang kapanganakan ng Panginoon came under a what? Unique circumstance. Siya lamang ang nag-iisa na maipapanganak ng isang birhen. The rest of us ay hindi ho ganyan ang ating sitwasyon. So anong pinapatunayan yan? That's a big sign na dumating na ang Mesaya. Pag meron kayo narinig na isang birhen nagsilang, marami naman nag-testify na si Mary ay wala namang ibang kasama sa buhay dahil kahit si Joseph na kanyang fiance, hindi pa naman sila nagsasama sa isang bubong dahil nasa betrothal stage pa sila. Usually, betrothal stage would last for 1 year. Ano ba yung betrothal? Yan yung kasunduan na meron na kayong kontrata, binding na yung contract, na kahit hindi pa kayo nagsasama,
Kapag namatay ang isa, ang tawag doon sa natitira, balo. At kahit hindi pa kayo nagsasama, kung betrothed na kayo, pag gustong kumalas ng isa, he must file a bill of divorce. He must file a divorce. Dahil, kahit hindi pa kayo nagsasama sa isang bubong, binding na yung kontrata ninyo. Betrothed ka na eh. And that betrothal stage would last normally for 1 year. Anong pagkakaiba niyan? Although binding na yan, ang pagkakaiba niyan sa na-consummate na marriage, hindi pa sila nagsasama sa iisang bubong. To give the man sufficient time to prepare a house and the woman to complete her training. Pag natapos na yung 1 year, may bahay na siya, tsaka niya ngayon susunduin yung kanyang asawa. At yung prosesyon na yan, that constitutes the wedding. Yun na yung wedding, yung prosesyon na yan. At pagdating mismo sa bahay, konting kasayahan, kasal na yun. Maalala niyo si Rebecca? Nung nakita niya si Isaac, anong ginawa niya? Di ba, bumaba sa camel? Pagbaba niya sa camel, naglakad na. Tama? Yung pagsalubong niya, yung paglalakad niya, pagsalubong kay Isaac, yun na yung wedding nila. Kaya nung magpangita na sila, dinala na niya sa tent niya. Ganun ang mga, yan ang wedding nung unang panahon. Ano? So, si Mary, when she was found to be carrying a child on her womb, betrothal stage pa sila. Hindi pa sila nagsasama ni Joseph at that time. So, anong sabi ng Bible? Yung circumstance of a virgin giving birth to a child, ano yan? That's a sign. A sign yan na dumating ng Messiah. Isaiah 7:14. Anong sabi ng Isaiah 7:14? Behold, I'll show you a sign. Behold, I'll give you a sign. A virgin shall conceive and bear a son. Kaya napaka-importante na yung sa King James na virgin. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Bakit, mga kapatid? Ang ibang translation ng Bible, nilalagay lang yan, woman. But for us, that is critical. Critical sa atin yan. Because not all women are virgins. Pero pag sinabi mong virgin, all virgins are women, but not all women are virgins. Kaya importante sa atin yung sinasabi ng King James Version na, behold, a virgin shall conceive. Because that virgin birth will be a sign that the Messiah was born. Ayan, dumating na yan na pinanganak ng isang birin, siya na nga ang Messiah. Okay? That the Lord lived a sinless life and that He died as a substitute. Yung kanyang kamatayan ay hindi kamatayan ng isang martir. Ano bang martir? Sige nga. Ano ba yung isang martir? Anong sabihin ng martir? Ang mga bayani natin, martir ba yan? Oh, kaya nga, 13 martires, di ba? Kaya nga may lugar na 13 martires. Dahil merong 3 martir na pinatay. Ano ba yung martir? Ang Panginoon ba martir? O yung mga nagtatrabaho sa bahay na walang sweldo, na parating na pinapagalitan, faithful pa rin. Ano yun, nagpapakamartir? yung ba yung martir? Ano bang martir? A martyr is somebody who dies for a cause. For a cause. Or an ideology. Mga martyr. Meron silang ideolohiya. Meron silang cause. May pinaglalaban. Pero ang kamatayan ng Panginoon, mga kapatid, that is not a martyr's death. Because his death is what? His death is substitutionary. He will die as a substitute. Intended for the elect. Intended for his people. Siya'y mamamatay bilang substitute ng kanyang bayan. Matthew 1:21. You will call his name Jesus, for he will save his
people. That is a substitutionary death for his people. Kagaya rin yan nung kambing na pinapatay during time of atonement. Inililipat ang kasalanan ng bayan dito sa kambing. Ano? At yung kambing ang pinapatay. So, isinasalin. Ganun din po, mga kapatid, nung ang Panginoon namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po yan symbolic, hindi po yan figurative, kundi actual, mga kapatid, na yung kasalanan natin ay naisalin sa Panginoon. At yan ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. The wages of sin is what? Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung kamatayan niya sa krus, mga kapatid, yung time na nasa krus siya, sa loob ng 6 na oras, bit-bit niya ang ating kasalanan. Naisalin sa kanya. Not symbolically, not figuratively, but actually and really, ang ating kasalanan naisalin sa kanya while he was hanging for 6 hours on the cross of Calvary. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on a tree. Kaya nga, born. He hath borne our griefs and carried our sorrows. He bare our sins in his own body on a tree. Kaya nga, at that time, mga kapatid, tanungin ko kayo, ano yung nagpapahirap sa kalooban ng Panginoon dun sa Gethsemane? Nung nagpe-pray siya, kanyang sweat, parang buo-buo na due to strong emotions, parang droplets of blood ang lumalabas sa kanyang sweat glands. Ano yan? Ano yung grief na yan? Sabi sa kanyang alagad, I am exceedingly sorrowful. Help me pray. Ano yan, mga kapatid? Is it the anticipation of the torture? Is it the anticipation of the sufferings? Yung physical suffering na, ano? Yung mockery? Yung pagkutsa? Yun ba ang kanyang kinakatakutan? Alam niyo po, mga kapatid, ang hindi ma napaka mind-boggling na yung Diyos, na napakabanal na Diyos, masasalina ng kasalanan. Siya na namumuhi sa kasalanan. E isang araw, dadalhin niya sa kanyang katawan ang ating kasalanan. Para nating nadumihan ang banal na Diyos. Kaya tinalakuran siya ng Ama. Tinalikuran siya ng banal na Espiritu. Kaya siya sumigaw na ano, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At yung nangyari na pagdidilim mula 12 na tanghali hanggang alas 3 ay hindi ho eclipse yun. Yung mga hindi naniniwala sa Bible, ina-account nila yan sa ano, natural phenomena. Ay talagang may eclipse. Normal na nangyayari yung eclipse. Meron bang eclipse na naglalas ng 3 hours? Sabi ng Bible, it lasted for 3 hours. And even the Chinese history, nangyari, alam nila yan, na merong ganyang naganap. Na 3 hours na eclipse. Na ang kanilang, hindi nila maintindihan. Ang parang nararamdaman nila, may kinalaman yan sa activity ng Diyos at ng kanyang anak. Meron sila account sa kanilang history na sabi nila, dala ng anak ng Diyos ang kasalanan ng tao. I do not know who taught them that, pero yun ang sabi ng kanila mga historians. Hindi ho eclipse yan, mga kapatid. Because at that time, the Lord bears in His body our sins, who His own self bear our sins in His own body on the tree. Dala-dala niya iyon. Kaya ano sabi ng Romans 8:33? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Ano pang kasalanan ang mai-account sa'yo? So, yun ay tanong na that is actually a rhetorical question. Tanong na hindi nag-iintay ng sagot. Kundi tanong na nagdidiin. At ang pinagdidiinan, wala nang kasalanang may i-account pa sa Kristiyano. Ano pa ba? Who shall lay any sin to the charge of God's elect?
Ano pang kasalanan ang may i-account sa'yo? Lahat yan, canceled na. Why? It is Christ that died and it is God that justifieth. Ang kamatayan ng anak ay naging ano? Sufficient payment. Naging dahilan ng cancellation ng lahat ng kasalanan na yan. Lahat ng atraso natin sa batas ng Diyos, nabura lahat. Bakit? Nagkaroon ng sufficient payment. And the payment was satisfactory. Nasatisfy ang demand ng Panginoon. Isang proof na nasatisfy ang Ama sa payment ay yung resurrection. The fact that the Lord resurrected after 3 days, meaning the Father was satisfied. Naging sapat ang kabayaran para sa ating kasalanan. Kaya sabi ng Bible, the blood of Christ washes us from all sins. Kaya wala nang kasalanan ang mga elect, mga kapatid. Lahat ang nanampalataya sa Panginoong Jesus, past, present, and future sins, bayad ng lahat ng inyong, ang ating kasalanan. And more importantly, mga kapatid, the Lord resurrected from the grave, meaning the Father was satisfied with the payment and is now seated on the right hand of God after His resurrection, making what? Intercession for us. In His resurrection, what did the Lord do? He conquered death. And what does that mean? By conquering death, that means He conquered death for all His redeemed. Wala nang grip ang kamatayan sa atin. Walang hold ang kamatayan sa atin. Dahil matapos tayo mamatay, pagdilat ng mata mo, ang sabi ng Bible, absent in the body, you are present with the Lord. Hindi ka madidetain ng kamatayan sa kanyang bosom, sa kanyang sinapupunan. Dahil ang Kristiyano, kapag namatay, you are present with the Lord. Hindi lamang yan, hindi madidetain ng kamatayan ang iyong katawan. Dahil sa Resurrection Day, muli kang pagkakaloba ng Panginoon ng panibagong katawan. Ayan ang blessing natin, mga kapatid, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Conquering death, ano? He conquered death for us. Upang tayo na lahat ng mga nanampalataya, pagsapit ng kamatayan sa atin, sabi ng Bible, He that believeth on me, though he is dead, he will rise again. So lahat ng mga detalyeng ito, mga kapatid, na napatala sa Bible, mayroong definite results, may definite na na-accomplish sa lahat ng ginawa ng Panginoon. And so therefore, the Gospels deserve our study. Deserving ang Gospel ang ating pag-aaral. Because it details for us not only what the Lord did, kundi kung ano yung mga na-accomplish. Ano na-accomplish sa mga ginawa ng Panginoon. At tayo po, mga kapatid, ang beneficiary niyan. Tayo ang naka-benefit sa lahat ng ginawa ng Panginoon. And as we learn more about it, sana mas mamotivate tayo na, sabi ng Bible, freely you have received, freely give. Libre natin na tinanggap ang mga biyayang ito. Share din natin sa mga unbelievers ang biyaya ng kaligtasan. Huwag nating solohin. Tularan natin yung apat na ketongin na nakadiskubre sila ng booty. Tabi doon, ano? Great booty. Malaking biyaya. Pagdating nila sa kampamento ng mga Syrians, wala na mga Syrians. Sila'y nagpakasasa, nagpakabusog, nagpakaligaya, pero sabi nila, hindi mabuti itong ating ginagawa. Nagpapakasasa tayo, nagpapakaligaya tayo, ang syudad namamatay sa gutom. Ipamalita natin itong malaking balitang ito. Tayo mga kapatid, nag-enjoy tayo ng buhay na walang hanggan, ng langit, pero paano naman yung iba? Share po natin ang mabuting balita, mga kapatid, na ating, sabi ng Bible, owe no man anything except the gospel. It becomes now our moral obligation
to share the gospel. Naligtas tayo, nakaunawa tayo because somebody brought the gospel to us. And becomes now our duty to do the same. Nakakilala ka na ngayon, gawin mo rin yan para sa iba. At the same time, sana it should motivate our more faithful service to God. Sana sinasabi ng puso natin, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi mapapantayan ang biyaya na pinagkaloob sa atin. Sana yan o ang parating nagmamotivate sa atin, sa atin na nagsasabi sa ating puso na let me serve Him more. Sana mapaglingkuran ko din siya ng higit. Tayo po tumayo, tayo po magtapos sa ating panalangin. Aming mapagpalang Diyos, salamat po sa kabutihan, salamat po Ama sa napakadakil biyaya ng kaligtasan amin nakamtan. Salamat sa Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at namatay para sa aming ikatutubos at ikapapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po Ama sa biyayang ito sa buhay na walang hanggan at sa kalangitan na nag-iintay sa lahat ng inyong mga hinirang. At salamat din po Ama sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin Ama na maging kasangkapan Ama sa programang ito of redemption na gamitin na kami ginawa ninyong instrumento Ama upang iba'y makaabot sa kaligtasan. Tulungan niyo po kami Ama na maging masigasig sa gawain ito. Panalangin namin Ama na hindi kami madidistract ng kananumang bagay sa aming paligid, kundi maibigay namin Ama kung ano po nauukol sa inyo na dapat na atensyon at pagtupad sa inyong mga layunin. Tulungan niyo po kami Ama na magkaroon ng wisdom na ito po'y parating nababalanse. At ganun din po Ama, panalangin ko po ang bawat isa at ang aming iglesia Ama sa taong ito na kami Pinoy biyaya naman na lalo pang maging tapat at masigasig sa taong ito. Pagpalain din nawa po Ama ang aming mga hanabuhay at ang kalusugan ng bawat isa at ang kanilang mga endeavors, nawa po Ama ay bigyan niya rin po Ama ng pagtatagumpay. And we pray for those who are sick among us, bigyan niya rin po sana Ama ng recovery sa kanilang health at may mga problems, may mga kabigatan, bigyan niyo sana Ama ng kaaliwan at kalakasan na ito po Ama ay nababata sa araw-araw. Sa inyo po namin binabalik Ama lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, ito po ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po. Kamayan po.